attend our prayers, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love us to pray standing in the synagogues and at the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when we pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think they shall be heard for much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before you ask him. Okay na yan. So let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita. We pray na kayo po mga aming paunawa, Panginoon, ng aming design ngayon. May party na simple, may party ng Panginoon na advance. So nawa, aming speech, Panginoon, ay may wisdom, may gagawin sa iyong salita. Ang ipaguro po ng iba, Panginoon. May time din kami ganoon na attempted to be ulitin na lang yung mga ibigay namin. Nakawin siya, sumasablay. So I pray na magkakay sa inyo, Panginoon, malang na Spirito, kawalin sa inyo mga salamat, Panginoon, parang pag-aaktin mo sa wisdom, ministry lang sa inyo ngayon, kaya kilalagay. Mga po, Lord, kaya malulati in Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, mga po, labos, title po natin ngayon, Gandang Umaga po. Good morning po. Ito po yung nasabi ko, ano, baka kasi baka makalimutan or what. Diretso na natin. Okay, well, bago yan, nanonood muna tayo. Sino manood? Mga bata? Bata lang. Dalawang clips lang ang mabilis dito, no? Watch, watch. Bagay, no? Nanonood ko na. Ito muna. Mahilig. Bila yan. Ito lang. Dali, maraming mabibig niyo. Maka kasi naka... Maka ano lang kasi tayo, maka hindi. Walang network. Nagtan na kasi kanya naglalap. Okay, maraming kumukulik yan. Title po, alam niyo lang title natin. Parot ka ba? Subtitle, Avoiding Vain Words, Its Allurement, and Its Bad Fruit. Yan, ulit na. Eh, ibigay ko, parot ka ba? Avoiding vain words, its allurements, bad fruit. Kung sinabi kong avoid, yan ko iwasan. Sinabi ng allurement, ito po yung parang gusto natin gawin, nagugustuhan natin gawin. Para tayo natetempt. Or na
Dahil dyan, tayo tinetent, ganyan. So, parang matetent na akong nasa akin. Okay, anong sinabing bad fruits, sinimpliyan ko na lang. Isabihin, pag gumagamit ng vain words, ang sinabing vain, walang kwenta, walang laman, walang... Wala minsan na ibig sabihin, mababaw. Yung binasa namin mo kanina, alam niyo na binasa namin kanina, very sigat po yan. Okay, ito muna ang unahin natin isa. Sana malakas. Would you like to introduce yourself? Are you famous? How about some animal sounds? Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? Can you do a horse? Good! Can you fall down? Did that hurt? Can you do a cat? How about a dog? Can you bark? Fly on the spaceship? And shoot the lasers? Can you do water? I'm about to knock at the door. Can you help me start the car? Einstein, can you help me call the dogs? Good. It's time to go. Okay na. Yung umpisa na dumaba eh. Okay, nakita niya, mga bata. So again, ang title natin, Parrot ka ba? So ano pa sinyo sa parrot? Sinong gusto na mag-alaga ng parrot? Medyo mahal yan. Kakao, maraming pa dyan eh. Ito tayo sa Bible, yung mockingbird. Maraming ano eh, mina, di ba? Ito pa yung mga ibon na namimimik. Nakita niyo kanina, no? So, pati aso, namimimik niya. Isang nagagaya niya. Ano pa napasin niyo doon kanina? Siyempre, limitado lang, no? Pwede mo sabi, tinitrain po yan. Si Pastor Lito dati, merong mina. Mahal din niya, merong niregalo ata. Anyway, ano pa? Pag nagsalita siya, di ba, binibigyan lagi ng? Yan, treats. At naalala ko lang, buti wala dito. Yung ba, bastos pa yung tinuturo dyan, eh. Nakita niyo na yung parrot. Amen? No, parrot ka ba? Subtitle again, Avoiding Vain Words, Its Allurements, and Bad Fruits. So, napangako ko to last time sa inyo dahil medyo nabanggit natin ito sa Job. Naalala niyo po, sa ibang other ating preaching. So, bakit natin pag-aaralan to? Alam natin, hindi tayo parrot. Pero, pinaka-objective natin that the brethren may be wise in speech. Hindi katulad ng parrot. So, cute siya. Cute kung cute. Pero, hindi siya wise. Kung ano lang sabihin sa kanya, ulitin niya lang. Sabi kasi, pag bastos sinabi, bastos din. Kasi yung tinuro sa kanya eh. Pero in a way, maganda na nakakamangha. Pero hindi tayo dapat ganun. Na gusto lang natin yung church para nakakamangha. Wow! Ano kayang gimmick ni Pastor next week? Makapunta ulit. Hindi tayo ganun. And then, ang gusto natin, no? Una, iwasan yung mga ganyan.
Ang pinaka-description ko dito, yung mga yan, parrot, parody or vain, robot-like, foolish talk. Iwasan natin yun. At obviously, ang kabaliktaran na mamaya, yung speech na hindi mo pwedeng i-condemn. Okay? Yung pala yung ilalagay ko mamaya, no? As a finale. Yun. So this time, so sinong natuwa dun? Mga bata, natuwa ba si Jared? Yan. So, may mga bagay na nakakatuwa sa umpisa, kaso, bandang huli, mag-visit ka rin doon. Kasi nga, wala na, yun na lang. Tapos, minsan, hirap din turuan. Sino yung kaya niya? Hindi talaga nag-iisip yun, no? Kaya this time, define natin pag sinabing nagmimimik, ay sabihin ng mimic. Gaya-gaya, di ba? Ginagaya, sinabi pong mimic, mimic, mali, mimic. Kaya may tinatawag na yung adaptation ng daw ng mga halaman. O, ng mga organism, di ba? Tinatawag ng, alam niyo, mimicry. Ayan. So, sino yung mga ganun? Ginagaya ng environment nila. Sinong hayop yun? Mga? Chameleon. Di ba? Chameleon. May alaga rin siya, ano yun eh. Mas ang kilala namin. Galing talaga kasi pag humawak siya dito, brown to, magiging brown siya. Alam niyo ba yun? Next time, yun ang galing, di ba? Hunyango yun sa Tagalog. Yan. Sinabi mimic, kinalaman sa ano pag-aaralan, no? One that mimics, imitative or imitate, yan, imitate. Imitate closely. Kaya yung ibang, yan ang second definition to ridicule by imitation. So, minsan nakakabwisit din pag ginagaya ka. Kaya yung mga bata, gayahin ka. Sabi ni Pastor, ganyan, nagayahin. Alala ko pa si Pastor, meron kami. Mga young people, kaya minsan nakakasalo din eh. Kaya mga young people, may mga skit sits, may mga skit kami. Si Pastor, napagtipan si Pastor, ginaya. Eh, meron isang, ano doon, gayang-gaya niya talaga kasi nga, kilala na eh. So, hindi naman nakasal na si Pastor. But anyway, minsan nakakasal yan. Ano pa? Gusto natin, ano may sabihin ng intelligence? Medyo basic, no? Intelligence. Intellect. Intelligence. Intellect. Matalino, ano yung sabihin nun? Actually, basically, intellect. Intelligence. Kaya ngayon may mga AI, di ba? Artificial intelligence. Paano masabi intelligent isang bagay? May decision making. Yan, kaya pa ng computer yan eh. Kagabi, yun na naman kausap ko, yung si chat na naman. Nasubukan ko lang. Nilagay ko, ano? Make me a sermon about parrots. Galing, bilis. Meron na agad, di ko lang ginaya kasi medyo mababaw. Pero, ganoon mo yon. Sabi mo, gawin mo to, ginawa nga. O, syempre, may mga mali-mali. Pero, kasi naman intelligence, nakakapag-isip. Diba? So, ba't ko sinama yan? Kasi ngayon, parrot, hindi po siya ganoon. Baka hindi niyo pa alam. So, may, in a way, parang ginagaya ka lang niya. Yun talaga yung ano niya eh. Hindi lang yun, pati yung ano, di ba, yung kanina may horse, ginagaya yung aso, pusa. So, ina may pamintelis. Pero yung pagsalita ang pinag-uusapan natin, hindi niya naintindihan yun. Ginagaya lang niya. Okay, nakukuha na. Ano pa? Of course, wisdom. Ito yung topic namin kahapon. Pero ano natin? Para maintindihan natin. Sinabi ng wisdom, the ability to discern inner qualities and relationship, insight, good sense, judgment. Okay? Ibig sabihin, kung may mga bagay ka na nalaman, paano mo naman gagamitin yun? I-apply, and then, ma-judge mo, ito mali, ito tama, ito maganda, ito yung dapat natin gawin. So, ganyan tayo dapat. Hindi tayo parang parot. Okay? And then, ano yung sabihin ng leading of the Holy Spirit? Okay, ano yung sabihin ng lead? Led spirit. Madami yan, di ba? Sa Bible.
So, dito na tayo sa New Testament. O, dadalawa lang. Lagi natin nababanggit yan. Guide. Guidance. Dito na lang teach. Yan. No? So, sabi dyan. Ay, gusto kong hanapin. Dali ah. All things. Yan. Dali ah. First John. Ibasa natin, di ko. But the Holy King which we have received of him abided in you. The unction of the Holy One. Ah, ito yun. So, kaya sinabi din dito yung ano eh. Nag-guide sa atin dapat. Okay, so sino nag-guide sa atin dapat? Ang Diyos. Inaano po dito, kino-contrast yung sa sanlibutan. Okay? Hindi familiar na sa atin to eh. So, kaya sabi dyan, ang nagtututo sa atin, ang nagli-lead sa atin ngayon, yung Spirito ng Diyos. So, dito nyo pong makikita, kaya medyo may lalalim din tayo mamaya, hanggang siguro hapon na tayo dito. Kasi yung binabalik, kinokontas natin po yung nanggagaya lang. Diba? Kaya yung parang parot, ginaya na, narinig niya, sinabi niya kasi, sasabihin ko rin. Naintindihan mo ba yun? Yung tanong kasi yung spiritual things, hindi yan basta-basta parang kang parot. Nagagayahin mo lang. At mapapansin nyo yan, lalo sa style ng preaching natin dito, hindi ako yung tipong parang napakabagal magsalita na parang nire-recite yung kinabisado ko kagabi. Pansin nyo ba yun? Hindi. Ganun tayo dito eh. Kaya dapat nakatuto ka dito, hindi ubra yung ano lang. Naghihintay ka lang mag-amen pag biglang, di ba? Amen! Mali pala yung sinabi. Nanguhuli pa lang, yung mga ganun eh. So, kaya sabi dyan, ang maganda dito, medyo malalim na to, pero ang Diyos ang nagagabay sa atin, the same spirit, the same anointing. Kaya po, dyan din nalayari yung iba, kaya bili ng libro, kasi hindi na lang maintindihan yung Bible. Kaya ngayon, naghahanap sila ng tao na mag-explain sa kanila. So, minsan, di naman masama yun, talagang may tayong teachers, pero pag malalim, parang masigurado mo nga yung ano yung kalooban ng Diyos, minsan ikaw na eh, sabi dyan, pareho lang naman tayo ng anointing, eh. Pareho tayong ligtas, pareho tayong may Holy Spirit. Siya yung magtuturo sa atin dapat. Okay, so medyo na ano ko lang yun. So ano pa? Ayun na yung ating mga redefine, ang mga basic terms. So ngayon, umpisa na natin. So yun nga, again, kung nakyutan kayo sa parot, hindi kayo may sisi. Lalo ngayon lang. Sino ngayon lang nakakita ng gano'n? Kayo, nakita naman yung totoong parot? Madalas sa zoo, di ba? Sa pet shop, sa pictures. Pero yung ganun mismo, yung talagang dinemonstrate, di ba? Yung pangalawang pinanood natin, hindi pa ganun agaling. Yung una, di ba? Yung talagang train siya eh. Hindi siya, ulitin mo to, hindi. Sabi niya, oh, let's, ano sa'yo yung huli? Sabi, oh, it's time to go. Goodbye. Di ba? Ano pa yun? So, parang kinakausap na siya. So, pero again, hindi tayo dapat parang parot na parang aso din, na trinain. Oh, gulong-gulong, roll over, sit down. Hindi tayo ganun kababaw, may spirito tayo ng Diyos. And kaya lalarin tayo mamaya, no? So, hindi natin yun. So, bakit tayo dapat umiwas? At I'm sure, naalala ko lang tuloy, may tinawag akong parot sa Facebook. Kasi nga, talagang hindi naintindihan sinasabi niya. Ba't iniulit mo lang yan eh? Explain mo, paano mo sabihin ganyan? Huwag kang parot. Na-block ako. As in, ibig sabihin, apparently, yung parot na, nakaka-offend pala yan. Kasi nga, dapat ka talaga, parang sinabi ka walang utak. Pag sinabi kang parot. Amen?
Kaya iwasan natin yan. May intelligence tayo, hindi lang intelligence, may salita ka ng Diyos. Malalim ang salita ng Diyos, kahit ang tanda mo na, hindi ka mauubusan. Bakit ka magre-resort? Bakit ka matkukontento? No, parang ibang mga kulturing, ganyan yun eh. Ay, mga Catholic, ganun lang. Ano yung binasa, pati yung salmong tugunan. Alam nyo, sa Catholic talaga lahat ng ano eh. Programming, andun eh. O, ito, babasahin ko. Yung magbabasa, babasahin lang. Panalangin, babasahin lang. Kayo, sasagot kayo ha. Babasahin nyo rin, pati yung sagot. Ni hindi sinabi, o ito yung sasagot nyo ha. Hindi, kailangan basahin nyo. At ay binabasa lang natin dito kasi talaga salita ng Diyos to. Tapos, iintindihan natin ngayon. Katulad ngayong umaga at hapon, konti lang yung verse natin dito, pero aralin natin to kasi hindi natin gusto na matulad tayo sa mga ganyan at galit ng Diyos dyan. By the way, makikita naman mamaya. Okay? Umpisa na natin, bakit tayo magdapat hindi agaya ng parot or foolish talking, kanina binasa natin sa Matthew 6, vain talkings, vain words. So number one, tingnan naman natin sa Exodus. So ang context po dito is, alam nyo na, Exodus, di ba? 5, so yung pinapapunta pala si Moses. Padating pala si Moses, ililigtas sila sa Egypt. Problema, papalayain nga sila, dumait na baho sila. Alala nyo yun? Kaya pakibasa muna, edi go. Let their more work be laid upon the men, that they may live work therein, and let them not regard vain. Okay, yung sinasabing vain words dito, yung sinabi ni Moses. Which again, hindi siya vain words. Pero tingin ng mga Egyptian, vain words, walang kwenta. Kasi sabi ni Moses, palayain mo aking mga kababayan, mga kapatid, at kami isasamba sa Diyos. Sa mga taong hindi na napalataya, hindi naintindihan yun eh. Kaya, ang tawag nila doon, vain words. Pero ngayon, again, obviously, mali yung take ng mga Egyptian, pero ang kukunin natin is, yung ano lang muna, yung vain words. Kasi bakit nga natin dapat iwasan yan? Okay, sana nakukuha nyo ha. So, number one, bakit daw? So, ang nangyari nga dito, eh yung mga ibang Israelite, hindi nila naintindihan yun, hindi sila iniwala. In a way, gusto nilang makalaya doon, pero hindi nila naintindihan kung paano mangyayari exactly yun. Si Moses lang nakakalap ng Panginoon, si Aaron, medyo spokesperson lang yun eh. Kaya anong nangyari dito, nagtatrabaho yung mga alipin, mga Israelite, ano yung naging tingin ng mga Egyptians dito kay Moses? Yung mga sinabi niya, actually totoo, kaso hindi nila naintindihan. So ang ginawa actually sa kanila dito, sa halip na sila ay alipin na sila, nagtatrabaho sila, ang ginawa po dito, lalo silang pinahirapan. So parang dati yung raw material nila, yung straw, ay binibigay nila sa kanila. Ibig sabihin, may nagtatrabaho na nun, or may stock na sila nun. So binibigay na lang sa Israelite para gamitin yung raw material doon sa puti, ginahalo po yan para maggumawa ng bricks. Okay? Pero ang ginawa sa kanila bilang parusa dito, again, hindi tama to ha, pero yun ang ginawa sa kanila. Bakit daw? Kasi nga, para sa mga Egyptian, yung ginagawa ni Moses na mag-isip pa ng kalayaan at sumamba sa Diyos, para sa kanila, vain words, walang kwenta, walang ibig sabihin. At kaya, sinabi dito, sinabi rin dito na, yan o, sabi dyan, the tale of bricks which they did make heretofore, ye shall lay upon them, ye shall not diminish aught thereof, but for they are idle. Ganun ang tingin nila sa atin, alam nyo ba yon? Na, alala ko yung, sa office, pinaglaban namin yung Bible study dun eh. Tinamad na rin yung iba, so tininto ko na, pero, nung una, hindi ko makakalimutan yung persecution doon, kasi sa iba naman, doon naka-relate sa amin yung iba dun eh, kasi mga Christian din yung iba dun eh. Oh, maganda yan ah. Eh yung head, sabi niya, ha? Mag-Bible study kayo dyan? Sayang oras niyo ah. Eh ma'am, sa ano po, lunchtime noon? Kahit na! Pag lunchtime kayo nag-Bible study, eh syempre, anong gagawin sa lunchtime? Kailangan mag-lunch, di ba? May sense din naman, pero yung gusto na sabihin, hindi na naiintindihan. Importance ng gawain ng Panginoon.
So kaya ang gusto ko sabihin dito ngayon, ang tingin nila sa atin idle. So ang ibig sabihin ngayon ng vain words dyan, ano? Walang kwenta. At ito'y na, dahil ginagawa mo yung hindi, palagay nila, hindi na dapat gawin, nasasayang ang oras mo. Yan. Amen? So again, at mali yung take nila dito, pero still, ang ibig sabihin ng vain words, walang kwentang salita, ay, kaya point number one natin, bakit natin dapat iwasan yan? It is a waste of precious time. Okay? Yung mga iba, mga churches, mag-aaral, para mga Katolik kung ano man yan. Yung sinira ko kahapon, si Kuya Jason. Sabi niya, ilang taon ka na ba doon sa may church kasi doon na green, ano yan? Greenwood something. Pero ligtas ka ba? Parang 5 years na lang siya doon. Ayun, naligtas. Ay, hindi mo sigurado yun. Ganong kadalas yun na-encounter yun. Diba? Ay, sabihin na nung pinag-aaralan nila doon, yun ang tanong. Kaya iniwasan po natin dito, lalo ako, mag nagsalita na ako, tapos alam ko na, kaya lang ako nagsasalita para ano, palipas oras kasi uso ang church sa Pilipinas. At kayo, gusto kang puntahan. At wala. Ganun ba tayo dito? Siyempre hindi. May na-accomplish tayo dito. Una, maligtas yung mga tao. Pagligtas na, maglingkod sa Diyos. Hindi madaling maglingkod sa Diyos. Paano sila mare-ready? Paano sila mahanda? Paano sila matuturuan? Yung mga pinag-aaralan dito, hindi vain words. Hindi walang kwenta lang. Hindi pang palipas oras lang. At maniwala kayo, kaya again, title natin na it's avoiding vain words and its allurements and bad fruits. Maniwala kayo sa hindi. May mga sayang na oras dahil sa salita, mga kwentong walang kwenta-kwenta, may mga ganyan, sinasayang lang oras natin. Alam mga bata, tandaan nyo yan. Hanggat maaari, makasawagaw, mag-mature na kayo, okay, magsayang ng oras. Alamin nyo, yung Marvel, ito yung superhero nila, may katumbas niya sa DC. Ay, mas magaling to. Ayan, hindi ako nanonood niya, pero basketball. Mas magaling si LeBron, sino may, wala akong masyadong kilala eh. Hindi ko lang kaiba dyan. Sina, dati, kabisado nga ng mga pasto. Sino ba yun? Ano ba yung first pick, second pick? Nag-uusapan. Ang tagal ng usapan na doon. Kahit mga Kristiyano ako. Ang ganyan lang ako. So again, hindi masyadong masama sana. Pero, pag nasasayang yung oras, dahil dyan, walang kwenta. Parot ka ba? Minsan, fellowship pa yan. So syempre ako, nag-expect ako ng ang gandang usapan naman dito. Again, di again masama yun. Hindi na napakasama. Pero, pagsayangan na ng oras, yung nakakalungkot. So, nagkaroon din ako experience pa, mga pastor na kami, ha? Eh, naghihintay kami. Ano yung pag-uusapan namin? Siguro, excited na ako. Siguro, may mga spiritual kami pag-uusapan dito. Kasi, mga pastor kami. Diba? Hindi na kami bago. Hintay lang ako. Kasi, alam mo naman, ako yung, ano. And may TV. May TV sa... Manood nga tayo. Sige. Ano kayo papanoorin namin? Siguro, exciting din yun. Siguro, spiritual yun. Kasi mga pastor kami, di ba? Maghanap nga tayo ng pelikula dyan. Nakakatawa ba yun? Yun ang totoo po. Sa buhay natin, ang dami nagsasayang ng ating mga oras na napaka-importante. At yun, nakakalungkot nga, pag in-invite mo pa yung mga tao, na naligtas na yan, ha, iba dyan. Invite mo sa church, baliktad eh. Parang palagay nila kaya din sila pupunta, magsasaya ng oras dyan. Yun ang minsan masakit na nakabwisit na sa part ko lalo. Amen, alam nyo na. Inalay ko yung buhay ko dito, tapos natingin na ibang tao, gasaya ng oras dyan. May sinungaling pa sa'yo. Kasi marami na kasing gumawa nun. Tulad nga na sabi ko sa'yo kanina, ilang taon sa CCF yung ano, hindi pala ligtas. Ano ginagawa nila doon? Nagbobolahan lang sila. Vain words. Pag-uusapan nila ang Diyos, wala naman na-accomplish na gusto ng Diyos na ma-accomplish. Kung may na-accomplish man, hindi yung gusto exactly ng Diyos. So walang kwenta. Pag-uusapan natin dito. Kaya yung again, kung nakita kayo sa parot, hindi ko kayo may sisi kung first time nyo. Cute kung cute, pero hindi tayo parot. Amen? Amen. Kaya number one, kaya dito yun ang tingin sa kanila. Again, ha, hindi yun ang tama.
Pero yun ang tingin sa kanila kasi hindi na naiintindihan na totoong Diyos na pala yung Diyos ni Moses. Yun ang tingin sa kanila dahil pa samba-samba, pa worship-worship pa kayo dyan. Walang kwenta yung pinagsasasabi nyo. Yan ba tayo yung follow-up dito sa Job? So natapos na rin natin ito sa Job halos. Hindi pa lahat. Pero isang beses, dalawa, nasabihan si Job. Okay? Ito si Job naman, nagsabi, so, shall vain words have an end, or what emboldeneth thee that thou answerest? Sa Tagalog, yung mga walang kwentang bagay ba na sinasabi, may katapusan ba yan? Di ba ganyan yun? Kaya nga, ako bata pa rin ako, nung medyo na-realize ko, ito, may balkada mo ako, minsan masaya. Kaya napansin ko, yun ano mag-usapan natin? Wala na ba iba? So isa yung sa mga maagang ano sa akin ng Panginoon, I believe, hinahanda na ako, yung hindi ako kontento sa ganun na pare-pareho na naman. Basketball na naman, chicks na naman, yung nag-usapan namin, yabangan na naman, laro na naman. Ano tayo papunta niyan eh, gagraduate kami ng high school. Anong direction ng buhay natin yan? Yan at yan na lang. Kaya doon nag-umpisa ako, hindi makakalimutan, yun ang pinag-usapan namin. Ang lalim naman yan. Nakapagod mag-isip. Pero gusto ko lang sabihin doon, minsan yung mga walang kwentang bagay, walang katapusan yan. Actually, tinatanong ni Job. So, yung sabihin, pag nasesensya natin na walang kwenta yung usapan, yung topic, yung purpose, wala, parang di malinaw, hintuan mo na. At ang matindi din sabi niya, or what embodied did that thou ask? Ba't kayo masamagot? Di ba? Ang isang mga seryosong usapan, ganun yung minsan sabi, sandali-sandali, hindi mo nga na-intindihan yung sinabi ko, sasagot ka pa. Intindihin mo muna. Kung hindi mo na-intindihan, pag sagot mo yon, sablay yon. Sandali, hindi naman yung sinabi ko eh. O kaya hindi, ito yung sinabi ko, kukuha ka ng ibang topic sa ang universe, hindi tayo magkatapos. Ano nangyari sa Job, kaya napakahaba ng Job. Okay? And then, sa 35, ganun din. Sabi dito, ito naman na tayo na ano si Job. Siya yung sinabihan. Yan. Therefore, that Job opened his mouth in vain, he multiplied words without knowledge. So, baligtad ha. So, again ha, nakakita ko sa inyo, ako pa yung sinabihan ng, hindi mo naintindihan, hindi ka nag-aral eh. Kanina nagkatanungan tayo, sinabi mo ano yung saan sa Bible, kunwari. Sa sinabi sa Bible yung 7 years tribulation, saan? Hindi na masagot. Babalik ta rin ka ngayon, hindi ka kasi nag-aral eh. Hindi sagutin mo ha yung tanong ko na madiretso naman na tanong. Kung alam mo yung sinasabi mo, sagutin mo hindi, hindi ka nag-aral eh. Parang ginawa kay Job dito. Eh, si Job naman eh, sa dadak ng dadak eh. Wala naman knowledge. Ang daling magbintang ng ganyan. Kaya again, ang application natin, both ways to. Okay? Nag-advance na tayo. So, iwasan mong ikaw yung multiply words. Ano yung multiply words? Ano yung multiply? Pinaparami. May mga bagay na okay lang paramiin, pero maraming times, hindi dapat. Kasi kung may pinupunto ka lang na isa, ba't mo paparamiin pa? Kung maintindihan ko naman ang sabihin, isang sentence, dalawang sentence, bakit ka magsasalita ng isang oras dyan, dalawang oras? At again, nakaka-allure yan. Ibig sabihin, kahit kayo, pag iwasan nyo yung kahit bata pa kayo, basta sarang may mag-usap lang. Yan, mag-usap kayo ng kalokohan lang. Hanggang gabi kami mag-usap. Gusto nyo ba yung ganon? Gusto nyo yun. Minsan nakaka-allure rin, di ba? Sarap nito. Puro kalokohan. Ginugumagala yung utak nyo. Di ba? Gusto natin eh, sa TV, may ganyan ba? May tawag na talk show. Talk show. Yun na yun. Mag-uusap lang eh. Dati nung bata ako, wala rin akong magawa. Hindi papakinggan mo itong mga to. Ngayon ko na-realize, sayang oras mo dun. Pag-uusapan doon, walang kakwenta-kwentang bagay, papasok nila agenda nila. Ganyan po yan eh. Ay, papa, may point tayo dyan sa number 4. Okay? So, wag mo ang lesson dito. Una, iwasan mo kasi una, number one, sayang oras. Tayo, as all winners, huwag tayo nagsasayang ng oras.
Kaya direct to the point, alamin mo kung ano yung kailangan nila, hindi nila alam. Direct to the point, yung mga sagot nila, alam mo na agad kung ano yung kailangan nila dapat. Kasi isa, hindi ka papakinggan yun ng dalawang oras at nagbalik ka na lang ulit. Tatago pa yun. Kaya right there and there, doon ka na rin lang. Hanggat maaaring maligtas tayo, naintindihan nyo ba? Hindi tayo nagkasay ng oras. Number two, na number one pala tayo. So, huwag ka magsasaya ng oras. Yes, may mga taong gusto mag-usap na mag-usap, lalo daw babae daw, ha? Kaya minsan may mga lalaki din ganun. Usap na usap, pare-pareho. Nakakaboring, nakakabagot. Again, ha, kung sanay ka dyan, yun ang problema nga eh. Pag nasanay iba, dun, okay lang yun. Iba nga, di ba? Anong gano'n? May birthday, maglalasing na yun. Inuman, kain, usapan ang mga kwenta-kwenta. Huwag na huwag kayo masanay na ganyan. Amen? Amen. Kaya dito, pag umatik yun, natututo kayo sa, aayawan nyo yun. Sa una pa lang, anong gagawin natin dyan? Kaya meron na naman kaming ano, kasi every year, meron kaming budget eh. Asarap sana eh, di ba? Kasi siguro sa mga bata ay ako, nabagot na ako din ang gagawin natin dyan. Nung pag-uusapan natin. Eh kasi may project tayo eh. Gamitin natin ng ano. Gamitin ako. Meron wala kayo maisip na worthwhile, wag na lang. Mga adults tayo eh. Ang oras ko, targeted dyan. May paglalagyan yan. May pahinga din, pero kahit itong sermon natin, nakita nyo na, inoorasan natin ito. Hindi naman tayo dito tipong, lalo ako, hindi ko gusto nang magsalita lang dahil gusto kong magsalita. Gusto kong exercise yung pang ako, magsalita nga ako ng dalawang oras. May mga ganun pastor. Talagang wala na, umiikot na yung, kwento ko nga pala sa'yo nangyari ganyan. Nakakahiya sa Panginoon yun. Tsaka, kung may gusto kang punteriyahin, gawin mo na. At kaya nga, kailangan din ng wisdom, okay? Parot ka ba? Hindi tayo parot. Huwag tayo magsayang ng oras. Ano ba tayong dalawang verse dito? Ephesians. Ano natin na sinasabi ng Bible? About vain words. May basa, ready, go. In keeping the time because the days are evil. Colossians. Ganun din. Ready, go. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Kasi ba, redeeming the time? Alam natin ang oras ay hindi mo na may babalik. Hindi mo na matutubo siya. Pero ibig sabihin, again, figurative yun. Kung nagsayang ka na dati, huwag ka na magsayang ngayon at lalo maghapit ka. Amen? Wala, yung mga, alam nyo na, yung mga, minsan may nag-aari, itong mga anak ko kasi, ano yun, homeschool eh. So minsan, medyo nag-relax ako ng dalawang araw, tatlong araw ka ulit, hapitin mo na kasi nakapag-relax ka naman eh. Nasayang yung oras, pero ngayon, bibilis ako, mag-focus ako dyan, tapusin ko yung dapat kong tapusin. Amen? Ganun din tayo. Sabi nga ni, may mga Kristiyano kasing ganun eh, naligtas, late na. So, anong gagawin sa oras yan? Ngayon nga itindihan niya talaga, dapat siya maglingkod sa Diyos, lahat tayo mamatay din. At sa Bible, sa langit, doon ang rewardan. Anong gagawin ko ngayon? Sayang na yung oras ko dati. Lalo mo na kayo, parang tinutubos mo. Huwag kang magsayang ng oras. Yun ang sinasabi natin dito. At pag ikaw, gusto mo lagi, walang kwentang kwento. Okay, ano nang uso ngayon? Ano nang uso ngayon? Kahit balita ngayon, nakakasayang ng oras yun. Balita ngayon, dapat malaman natin. Yeah. Ano bang balita ngayon? Yung mga bakla, walang kwenta-kwenta eh. Ay, sila na pala, naghiwalay na sila. May bagong ano, may mga robot daw, may mga pelikula. May natuklasan sa planeta, ano, baka meron tong buhay sa Pluto, sa Moon. Nang huli, pinapaikot ka lang, wala pa rin naman. Billion-billion na sinasayang nila doon, inaharap nila yung buhay doon sa ibang planeta. Dito lahat ng buhay, sa Earth. Tapos papa-abort pa, papatayin pa yung bata, sa kalokohan nila. As doon, naghahanap ng buhay doon sa Moon, sa Mars. Ano ko lang ko, gumastos kayo na magkakano dyan.
Sinasayang oras, pera. Tayo, hindi tayo dapat gano'n kasi sinasabi dito, yung mga salitang yan, nakakaubos ng pera, nakakaubos ng oras yan, salita kang salita, ano mo sinasabi mo talaga? Nabanggit siya again, nung medyo nag-mature na ako, na-realize ko, kahit mga sikat minsan na masto, nagsalitayo ng ano, kasi ako totoo na totoo kasi gusto na matuto ng time na yun eh. Ano kayong mensahe niya? Summarize ko to, yung isip ko. Ang daming sinabi, iba amen ang amen, pero bandang huli, ano yung pinaka-goal, ano yung message, ano yung take-out mo doon? Wala! May iniwala ba kayo doon? May mga ganun. Natuwa lang yung mga nakinig. Kasi may mga nasabing gusto nila. Uy, gusto kong marinig yun. Uy, parang naitaas kami doon mga Baptist. Baptist Day. Yan yan, natuwa yung mga yun. So, hindi tayo ganun. Hindi tayo nagsasaya ng oras sa mga salita na walang patutunguhan. Dapat pag tinabag, pasto mo nasabi yan. Dapat may ready kang sagot doon. Mamaya, punta tayo sa soul winning. Eh, sabi siya, hindi sayang oras nyo dyan eh. Kasi, bawat sineran mo ngayon, may experience ka na naman. At baka may bago kang ma-encounter na anong klaseng tao to, anong klaseng yung tanong niya. Na gusto ko siyang ma-win, kaya aralin ko yung paano. So, hindi sayang. Intindihan ba? Alam niyo naman na hindi madali yan minsan, di ba? O, ba't ka magsasaya ng oras sa ibang bagay? So, number two na tayo. Bakit tayo hindi dapat magsaya ng oras? Ba't di tayo dapat maging parot? Kasi number one, yung vain words ay nakakasayang ng mga oras yan. Iwasan natin yan. Huwag tayong matuwa dyan. Huwag natin gawing lifestyle yon. Bakit ka pupunta doon? Punta lang kayo, mag-uusap lang kami. Kaya kung may magandang usapan talaga, gusto mo ma-accomplish, okay yun. Pero yung wala lang, gusto ko lang makipag-uusap. Anong pag-usapan natin? Paulit-ulit, yan taong yan, di ba? Nakaka-relate ba kayo? Eh, gano'n lang mga bata, lalo babae daw. Hindi ko maintindihan dati yun, pero nung na-experience ko rin na talagang masaya, gusto ko na rin. Pero buti na lang, may nagsya sa salita ng Diyos, sayang yan. Ilan taon lang tayo mabuhay, sabi sa Bible, ang iyong, ano daw, what is your life? It is even a vapor that vanish it away. Ang bilis lang ng oras mo sa mga gamitin yan. Number two, ano tayo sa ating binasa kanina? Matthew 6. Ano yung topic doon na pasok dito? Ito daw, sabi, but when you pray, later tutuluan tayo mag-pray ni Jesus. Okay, yung tama. Isa sa sinabi dito, use not vain repetitions as the heathen do, for they think they shall be heard for much their speaking. Sa Tagalog, huwag kayong paulit-ulit. Kasi pag mga bagay na pinapaulit-ulit nyo, parang kang parot, lalo panalangin. Eh, baka hindi narinig ng Diyos eh. Pwede ba yun? Lahat narinig niya eh. At kaya ang point natin dito, ba't na nila ginagawa yan? Ano ba sila? Kinukumpara sila sa mga nagagyan dyan, nakalagay dyan. Ano po? Ano yung hidden? Hindi yan nakatago, ha? Ano yung hidden? Mga pagano. Mga walang religion. May tao mong walang religion? Meron, pero wala. Sabi nila yung atheist, walang religion dyan. Yun ang religion nila. Eh, mga Hindu, eh, parang wala din yun eh. Kaya meron ako dito, medyo konting ano lang, kasi naalala ko, minsan sinasabi ko sa inyo, mabilis lang ito eh, pero, ito yung tinatawag sa Buddhism, na chanting, nabanggit na yung ate. Dahil ko nabanggit ito, alam niyo yung chanting? Yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Manifesting, yan ang ano nila ngayon eh. Ano bang ato? Alam niyo may manifesting na, kahit sa mga Christian, ano, ginagawa na kasi, pag sa Facebook, gusto ko yumaman, manifesting, gusto ko matalino, gusto magkaasawa. Ganun yung mga style niya mga yan eh. Kasi ang paniwala nila, pag isang bagay daw, inulit-ulit mo daw, magiging totoo. Ganun ba yun? Obviously hindi, may mga tangahan yun eh. Pero ba't nila ginagawa? Kasi nakuha nila yan sa Buddhism. Basahin ko yung ibang bagay dito, no?
Sabi niya, chanting is a significant in Buddhist practice, serving as a profound means of spiritual communication and connection. Naintindihan niyo ba yun? So, parte daw talaga ng religion nila yun, kasi daw may malalim na ibig sa... Anong malalim? Doon, pinaulit-ulit mo sa the same words. Walang malalim. Actually, sinasabi natin, baliktad! Amen. Baliktad yun. Nalalim yung mga bakla last time, di ba? Alam natin, kadiri yun. Kasi bilang, ganda ko, vice ganda. So, minsan may mga bagay na kasi pagbaliktad, tapos pinaulit-ulit mo, parang yung ibang tao, hindi nag-iisip, ay, maganda daw siya kahit pangit. Siguro, maganda siya. Ako. Hindi na nag-isip. So, ganun din yung chinachan nila. Malalim ba yun? Hindi malalim yun. Malalim sa katangan siguro. Kasi walang lalim sa paulit-ulit. Parot ka ba? Malalim ba? Na, may profound meaning ba kayo nakuha sa parot? So, parang robot lang yun. And then, spiritual communication and connection. Saan? Sa katangahan? Sa demonyo siguro. Nagkoconnect sila sa demonyo doon, ha? Hindi sila nag-iisip, hindi ganun ang Bible, hindi ganun ang Espiritu ng Diyos. Ulit-ulitin mo lang. The essence of chanting in Buddhism transcends linguistic barriers. Naintindihan niyo ba yun? So yung kahalagahan niyan ay lagpas-lagpas pa sa salita. At may mga salita na may parang naipigilan tayo dyan eh. Actually, totoo yun. Kaso, hindi yun ang sagot. Hindi yung paulit-ulitin mo. May lalo-lalalim yung paulit-ulit. Sino ito may alak na maliit, na makulit? In a way, maganda yan kasi natututo yan. Pero pag ikaw sa kanila, o kasama ko na naman si Richie, ano yung pag-uusapan natin? Wala. Anong pag-uusapan nyo? Puro lang, o. Puro. Lalo si Shana, ganun, paulit-ulit. Nasaan na ba yun si Shana? Si Aiden. Sabi siya na, cellphone please. No cellphone. Please. Okay. Cellphone please. Paulit-ulit. Ano yung nakakatuwa kasi nga, cute. Ang parot, cute. Eh, paano kung si James or James? Pastor. Ano gusto sabihin? Basketball tayo. Ayoko, wala. Basketball tayo. Sino makulit dito? Kenneth. Anong kinukulit ni Kenneth? Basketball, please. Saka na, pag may oras tayo. Basketball tayo? Nakaka-asal yun, di ba? Kasi parang yun ang nasa utak mo. Ganun din yung preacher ngayon. Imagine yung preacher paulit-ulit. Parang parot. Hindi na pinag-isipan na narinig sa iba, ganun daw, may 7 years tribulation daw. Sabi, repent of your sin daw. Sabi, mahalin daw ang bawat isa, lahat daw, anak ng Diyos daw. Ulit-ulitin lang, di mo na nag-isip. Isip-isip din, minsan, kaya sabi dito, mantras are specific phrases or sounds imbued with spiritual potency. Isang potency ka pangyarihan. Pero hindi ka pangyayari, just ka pangyayari ng demonyo to. Kaya nga, asan tayo sa mga contemporary music na paulit-ulit lang. Kahit Jesus yung sinasabi nila, walang ibig sabihin. Oh, Jesus! Ano ba yung sinasabi nila? Praise you! Praise the Lord! Praise you! Praise. Hallelujah! Hallelujah! May ibang tono, pero the same lang. Ano kaya yung mga bata? Ano yung sabi? Hallelujah! Yung nag-isip. Kahit mga bata, yung mga batang bata, talaga makutuwa doon. Kaya pag nagmamature yan, anong ginagawa natin dito? At ganun tayo. Ito, sabi nga lang, big boy church to. Hindi tayo mga tinotolerate natin, mga bata. Yung mga bata, mag-grow up kayo. Hindi kami yung magbababa sa inyo lagi. Minsan, naabutin namin kayo, intindihin namin kayo, bakit gusto nyo na mag-basketball, bakit gusto nyo maglaro. Intindihin, pero hindi kami mag-a-adapt sa inyo. Dapat makikita niyo yung ginagawa namin, kayo yung magtatanong bakit kaya sila hindi pa ulit, ba't sila nilalaro, basta trabaho, preach again, aral ulit. Baligtad dapat pag ganun sila. So, iwanan ko na itong Hindu na to. So, yun lang yun. So, sila may chan-chan o Catholic. Ano yung ginagawa ng Catholic? Kasi, saan kayo nanggaling yun?
Sa Buddhism, kung sino nanonood dito ng mga anime? Hindi ko na lang kilala, basta alam ko may anime na mga monk, di ba? Kesyo, interesting ba yung Buddhist? Walang ginawa yun, kundi ano, hindi nag-kung fu yun, iba ata, ewan ko. Kaya naalala ko yung mga, meron silang beads, alam niyo yung beads nila. Pero malalaki, yung pagkakaiba sa rosary, medyo may malalaking butil, may maliit na butil. Pero pareho lang yung ganun din ginagawa nila. Kaya sila may beads, nagpe-pray yan. Mga yan, kunwari, pray sa mga kanina, demonyo. Give me, ano yung sasabi kanina? Give me success, give me success. Ano na mga yan? Pinapaulit-ulit lang nila. Hindi productive. Okay, ganun na yung Catholic. Ay, Christian yung Catholic. Hindi ah. Wala na sana naiiniwala Christian ang Catholic dito. Pero iba, pag sobrang babaw, ganun po yan. Eh, Christian din sila. Mayroon nga silang cross na may Kristo eh. Parang sila hindi naging Christian. Yan, paulit-ulit. Ano, abago ng Maria, puno ko ng yan. Ano yan? Ang Panginoong blasphemous pa eh, no? Ay nasa iyo, bukod ka pinagpala sa mabahing lahat, at pinagpala ko nung... anong sagot doon? Abago ng Maria. Dalawa yan, di ba? Bagi ng mga, ina ng Diyos. Dati, gabisado ko yun. Hindi ako tuwa ngayon, pero nakita niyo, vain repetition din yun. So yung taong matino, taong ginagawa yung salita ng Diyos, ng totoong Diyos, matalinong Diyos, mga pangyariang Diyos, may purpose na Diyos, na wise na Diyos, never gagawin sa atin. Again, wala sa Bible yun. Baligtad nga eh. Niloloko nga sila eh. Uy, huwag niyong gayahin yan. Mga pagano yan. Pag sinabi yung pagano, parang may religion, pero actually wala. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Sabi mo ba, Kristiyano yun? Ganun yung Catholic na naman. So again, iwasan natin yung paulit-ulit. Kasi number two, ano, practice siya ng mga pagano. Hindi mo gustong tawagin ng pagano kung talagang ligtas ka. Iwasan mo yan. Eh, basta hindi na natin ginagawa. Minsan, kahit mga Baptist. Okay? Yung mga preacher kasi paulit-ulit din. Ikaw, ulitin mo lang narinig mo. Hindi in-explain. Hindi na rin mag-bother. May tanong ba kayo? Wala. Sige. O, ano magiging practice nyo ngayon? Alam mo, kahit Baptist ka ngayon, Baptist lang tayo sa tawag. Pero hindi ka na nag-iisip. Sasabihin sa ating mga babas, magbasa kayo ng Bible. Eh, sa Catholic, sinasabi rin yun eh. Pinapractice ba nila? Eh, pag sa Baptist na sinasabi na, may makilalang Baptist talaga na nagbabasa. Pero, pag hindi nila reinforce, eh, sabi ka naman talaga, hindi ko yung tinatanong, hindi ko inaalam mo, naintindihan nyo ba? Eh, in effect, alam mo na rin yun, kahit yung magbasa, hindi naman tinatanong. Hindi naman. Eh, di baliwala din. Nakakuha nyo ba? Ngayon, pag tinanong kayo, anong pinagkaiba nung Calvinist at mga Baptist? Anong pinagkaiba nun? Ewan ko. Anong pinagkaiba ng sanctification, justification, at communication? No, pare-pareho lang may siyon yun. So, hindi tayo paulit-ulit kasi hindi natin gustong gayahin ni ayaw nating mahalin tulad man lang sa mga pagano. Kasi baliktad na baliktad sila tayo, totoong Diyos, sinasamba natin pag naglilingkuran. Tapos sila wala, mga anito, mga kunwari lang. Eh, iwasan natin yun, iwasan natin yun. Na minsan, nasesenso pala sa'yo, inuulit mo na sa soul winning, yan. Yan natin sa soul winning. Ngayon ako, meron akong particular na, alam mo na outline sa sinusunod ko rin yun. Pero, hindi lagi, no? Pag nagtanong, paano? Diba? Or may leading ng Holy Spirit, ay, itong klaseng tao to, dapat yan, katulad ng Iglesia ni Manalo, alam mo Iglesia ni Manalo, dapat banatan mo yung pinaka, hindi sa kanila, nandito yung pinakamalabo at pinakamalayong maling turo nila. Diba? Dapat gano'n, kasi alam mo na eh, na Iglesia ni Manalo, kahit tumanggap yun mamaya, hindi, tatao lang talaga si Kristo eh. Wala kang makakompis kasi mali pa rin. Intindihan niyo ba yun si Ben? Hindi tayo nagkakabisado lang. Romans though, dapat eksakto yan. Ha? Hindi, yung speech mo, yung
Yung mismong, yung ano, sinasabi mo, dapat eksakto ba? Hindi. Alamin mo exactly, magtanong ka, iniisip mo yan, pinagpapanalangin mo, inintindi mo rin. Kaya ang soul winning, never magiging ano yan eh. Out of style and never magiging boring. Kasi talagang, ano pa yan eh. Yan, progressive yan. Ibig sabihin, yung style mo, ibig sabihin, na ano pa, pine-perfect mo pa. Ini-improve mo pa, according din sa yung, kunwari, babae ka. O syempre, may mga illustration ng lalaki na mas magandang appropriate sa babae. Gano'n, kunwari, di ba? Parang magiging boring yun. So, ibig sabihin, hindi ka parang parot. Number one, step one. Ginagawa natin yung isa para maging simple, pero gusto ko, isa sa mga point ko, hindi ko nalagay dito. Yun nga, hindi ka parot. Ikaw ba may pag-usap ka sa parot? Unless bata ka, parang si Shana. Pwede ko, may kumatok sa inyo, robot. Hello, I am from Discerning Word Baptist. Ano kang robot? So, ayaw ng tao entertain yun. Mararamdaman din nila yung pagpara ka paulit-ulit lang. Alam niyo ba yun? Kaya ikaw mismo, takot ka rin minsan eh. Kasi alam mo, magiging robot ka na naman at parang yung iba ganon. May speech lang sila. Tao, ba itong pumatok sa akin? Kakausapin ko ba ito? Tutulang ba ako? O magkasayang ang oras? Ganon yan. Makipag-usap ka sa robot. Parang computer din yan. Parang laro din yan. Parang basketball din yan. Either shoot o hindi shoot. Konting moves. Handang muli. Walang kalaliman. Yan, yeah, maganda sa basketball exercise, di ba? Pero, hindi ganun exciting yan. Okay, yan, number one, it's a waste of time. Number two, it's based on pagan practice. Nabanggit ko na kanina yung ano, nasa mga Buddhist, rosary. So yun, so soul winning. Hindi doon natin tapusin. Paano may engage yung tao sa inyo pag nag-soul winning kayo? Ibig sabihin yung talagang hindi niya makakalimutan experience na yun. Again, bihira na yung gumagawa niyan eh. At tayo din naman, parang hindi tayo maboring kasi alam natin, exciting yung ginagawa natin. Hindi tayo mga robot. So good, mga drones! Eh, mga bata, alam ko, minsan nangangarap yung maging robot. Pero, hindi tayo ganun. Hindi tayo mga parot. Doon maganda gawin siguro yun. Nagsalwini kami, dala kong parot. Sino ba yun? Matuwa yung bata doon, pero ano, di ba iligtas yun, mga di-distract yun. Nakakit ng parot, wala na. Parot ka ba? So gusto natin, buhay tayong kausap. Yun nga yung demonstration, mamaya, yun ang pinali natin. Pero banggitin ko na lang din, mamaya ulitin natin. Sabi sa Bible, 1 Corinthians. Tumagali at introduction. Pa sabi dyan, so ito yung pinapaalala ni Paul, no? Kung ano yung style niya. Hindi siya katulad ng mga Mormons na kung ano sabihin sa kanilang pupeta nila. O, ito yung pipitch mo ngayon, ha? O, Catholic, ganun din, o. AI, ganyan. Ano bang wish natin? Gayahin lang natin. Lalo yung Iglesia ni Soriano, nakita nyo gano'ng katanga yung mga yun. Wala silang maayos na preacher. Ngunod sila sa TV. Eh, totoo naman talagang mahirap mag-raise ng preacher. Alam nyo ba yun? Pero pwede. Itong mga ito, pag nag-impress nga rito, talagang may insight din. Amen? May patawa na nga rin. Eh, confident pa. Eh, mga sa Soriano. Ang panahon na si Soriano, yung debate na naman niya. Wala nang ano itong mga ito eh. O, yung mayaman din ngayon yun, di ba? Nakakaharang sila din sa palipara. Meron silang bagong building dyan eh. Tapos nakikipagkompetensya yan sa iglesia ni Manalo. Alam niyo ba yun? Ganyan yung style ng demonyo eh. Parang malito lala yung mga tao eh. Kala tuloy nila, lahat tayo ganyan na. Eh, paano nga natin tatalunin yun? Paano mo yung tao makukuha? Kahit yung tenga nila is dull of hearing na yung mga tao. Kasi ano ba, usong ngayon, iglesia dati. Ngayon, may Soriano naman. Dating doon. Ano kaya iba na naman? Yahuwa. Nabuwisit na po yung mga yan eh. Tinatamad na yung iba natin nakausap, ganun. Eh, wala naman.
Ako, totoo, tagal namin yun. Ganyan yung karanan eh. So, paano mo engage yun? Well, dapat hindi ka ganun. Dapat may eksaktong sagot sa kanilang pangangailangan. Kasi gusto mo silang ma-win. Parang tita ni Deya, parang ano, tinatawanan ako eh. Sandali lang. Siyempre, gusto ko ma-win kasi doon na rin lang kami. Oh. So, inaaral po yun. Eh, halos pagalitan ko, nay, sandali lang to. Huwag yung tawanan, ay. Importante to. O, di magkukuta ko nang biglang mawawala ako sa trend, di ba? Kasi, eh, may iba siyang pangailangan. Sabihin ko, nay, sabi ng Panginoon, napaka-importante ng kaluluwa mo. Paano pang... O nga, no, di na pa ano siya, bandang huli. Tumanggap din. Amen. Eh, paano kung di ka sanay? Wala kang kasanayan, wala kang tiyaga, wala kang pag-ibig. Para kang pangop, na kung sabihin, it's time to say, it's time to go. Goodbye. Ay, you're cute. Are you a good boy? Are you a good boy? So, akin yung aking tuka. Ganun yung mong preacher din eh. May kaya si Brother Jess, aking pinapanood ko, nakakatuwa eh. Mayroon tayong pag-asa, amen? Amen! Yung preacher, ganun, takot! Magsabi ko sinabi sa Bible. Eh kasi nagbibigay sa kanya ng ano, parot nga eh. Israel, Israel, let's bless Israel. Oh, akin yung tuka ko, ang support ko. Kaya hindi na siguro tayo kinausap ng Amerikano eh. Diba? Andito yung sinabi ko sa akin, hindi namin sinusuportahan yan. Nung support Israel. Israel ng Diyos. Mga Kristiyano yun. Eh. Pwede sa Galatians 6. The Israel of God. Eh kung yung nagpapatuka sa'yo, imagine mo. May malaking church sa Amerika na suporta talagang Israel. Let's support Israel. I'm for Israel. Israel forever. Ano pa yun eh. Nagaganong kayo ha. Oh. Eh ako, eh, hindi naman ako parot kasi. Diba? Eh, hindi naman ako maasa. O, toka. Wala eh. Ano? Bundok. Kaya katulad ni Paul, sabi niya, pansinin nyo! Hindi ako ganyan! Ang aking pagsasalita at ang aking pag-preach ay hindi katulad ng iba na kaya nila sinasabi yun kasi parang mahalina yung taong galing talaga ni Spurgeon. Binabasa ko po yung mga preaching niya na kinompile nila yan. Kaya pala noong una pa lang di ako hanga. Hanga ako sa vocabulary. Siyempre English yun eh. Englishman yun eh. Kinompile yung mga ano niya no. Eh sabi yung sagot sa akin sa Facebook. Alam mo po, ano, si Spurgeon, Calvinist, eh, anong pakialam ko? Yun na yung pinaka-ano nila, pinaka-trump card nila. Maniwala ko sa Calvinist kasi si Spurgeon, anong pakialam mo dyan? Ano ba sabi ng Bible? Yung sinasabi ni Paul dito, hindi ako, yung salita ko, hindi ano, nakakahalina dahil sa galing at pambobola. Ang matagasan mo tayo, ganyan. Misa ginaganong ko rin kayo kasi... Pero hindi yung bulahan na talagang todo bola. All you wonderful people, God's people, you're very blessed and we are very blessed. Kaya ko rin gawin yun. Kaya ko gawin. Kasi hindi ka na lingkod ng Diyos. Amen. Hindi ako nang entice. At hindi yung kaalaman ko sa tao lang. Sabi nito, ang kabaligtaran noon, but in demonstration of the Spirit, and power. Ano may spirit? Wisdom yan. Galing yan sa Diyos. Pwede mong sabihin, ito'y sinabi ng Diyos, oh. Malinaw. Hindi ko ay binobola. Sinabi ng Diyos siya, kasi sinabi ng Diyos siya, malinaw. Sinabi niya, walang duda. At hindi ako matatakot na sabihin ko sinabi niya. Kasi yan sinabi ng Diyos, eh. And but with power. Kasi yan, ganun din. Again, pansinin niyo yung mga preacher na compromise na. Takot siya magsalita. Against sa bakla, against sa gobyerno, against sa false teaching, against sa kapwa nila, kaibigan nila. Sinabi, alam mo yung kaibigan mo, no? Ano yan? Sabi, pati pag-usapan yung sabi sa amin doon, election. Malayo pa ang election, huwag natin pumunta. Ganun style pa eh. Eh kasi parang style na doon, magtanong kayo ha, sino magtanong. Pero election, huwag natin pag-usapan. Bakit? Eh kung ngayon sumisira sa atin eh. At matagal na.
Kasi parang ang parrot, kung ano yung tinuro lang sa'yo, yun lang. Limitado yung vocabulary mo. Parang kami robot din. Ang computer kayo, ganun yun. Alam namin yun kasi parang lumipat nga kami sa cloud man. May mga alam ito na hindi alam to. Kasi limitado lang yung commands. And sorry, doesn't compute. I don't understand that command. Yan, ganun yun. Ganun din yung mga... Pero pag spirito ng Diyos yan, anong hindi naiintindihan ng spirito ng Diyos? Wala. Sabi kanina, we will teach you all things. Sasakupin niya lahat. Pag kaya mong itanong, kaya sagutin niya ng Bible. Ngayon, iba yung wisdom natin. Kasi ako, inaalam ko rin. Hindi ko pa alam lahat. Pero naniniwala ko, lahat ng importanteng tanong natin sa buhay, andito na. Dahil hanggang ngayon, ilang beses ko nabasa, parang sa 28 na ako, binibilang ko eh. Nakaisa na naman ako this year. Dalawa na this year, February, saka ano naman ngayon, July. Iluwi mo yon, ang bilis lang yan eh. So, ibig sabihin, hindi ko alam lahat, pero may mga matapansin mo kahit yung mga kwento sa Bible, kinwento yon at ganun ang ginawa ng Diyos ang pagkakataon niya kasi may tinuturo siya sa atin. And therefore, hindi tayo may ubusan ng topic na importante. Amen? Ano nakakuha nyo pa? Parot ka ba? Sino nangangarap maging parot? Taas kamay. Offensive nga yun eh. Sabihin mo, wala kang utak. Gaya-gaya ka lang. So, nire-reserve ko naman yan. Hindi ko basta-basta sinasabihan yung mga tao niyan. Kaya sinasabi natin, bakit mo nasabing 7-year tribulation? Kasi narinig mo sa tao, hindi sa Bible. Ma-open na yan. Hindi lahat ha. Diba? Lahat ba ng tao, anak ng Diyos? Sabi ni Father eh. Sabi rin ni kung sino man yan. Eh, sinabi ba ng Bible? Hindi. Huwag kang parot. No? Alamin mo muna ano ba sinabi talaga. Ngayon, mamaya may tatlo pa tayong points. Mas maganda yung mamaya, pero hindi. Mas malalim na. Kaya at least, ngayong umaga, nakukuha niyo na yung ating drift, no? Nakukuha niyo ba? Huwag kang maging parot, mababaw, paulit-ulit, parang robot. Pagano, galing sa pagano, inadapt ng Catholic, definitely mali yan. Natakot ka na. Nagsasaya ng oras. Anong kabaliktaran yan? Alam nyo na. Hindi nagsasaya ng oras, redeeming the time. Kung talagang, alam mo na, matanda ka na ligtas, ngayon naitindihan mo na, at least, bumawi ka. And then, kabaliktaran ng mga pagano, hindi tayo paulit-ulit lang, hindi tayo parang may Diyos lang, masabi lang na walang Diyos, ay hindi lang masabing walang Diyos. Kasi ganun yun, wala kang Diyos, saan ka nang galing? Oo nga, no? Pero ayoko ng Diyos mo, sige, gagawa ko ng sarili ko. Actually, ganun po nangyayari, bakit maraming false religion? Ayaw nila sa totoo, gawa sila ng sarili nila. Parang pag tinanong kayo, ano ba religion nyo? Wala. Hindi, meron din. Sino? Shintoism, ano ba yun? Meron din kami Bible, kaso Quran. Puro, lahat yan, ano yung puro gaya-gaya lang. At hindi nga nagaya, kasi hindi mga gaya talaga ang tunay, kundi yung tunay lang. Hindi nyo ba yun? Pwede mong parang gayahin, pero hindi pa rin. Eh, paano nga pa maintindihan yan? Napakalalim naman yan. Magpagabay tayo, Espiritu ng Diyos. Eh, mamayang hapon, medyo lalalayon pa natin yan. Tindihan namin. Okay, let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. We pray na maintindihan kahit mga bata, Panginoon, maging malinaw, Panginoon, na dami na ngayon mga Christian groups na paulit-ulit, muna narinig lang, di pinag-aralan, dahil iniyakap na nila, kaya sure doon na sila ng mulat. Panginoon, nawa na makita namin yung demonstration ng inyong spirit. Malalaman namin talaga ito'y tunay dahil pinapatotohanan ito sa iyong salita. At even logic, Panginoon, even sense, good sense, common sense, I pray na lalo yung mga natatrain dito, Panginoon, hindi kami maboring, lalong hindi kami titigil, lalong hindi kami mapayag, Panginoon, na gayahin kami, then biglang kunwari lang pala. I pray, intindihan din namin bakit tama ang pananampalataya na natanggap namin sa inyo. Para ma-reach namin iba, makita rin nila na ito'y totoo talaga dahil ito'y something na hindi generic or instant or nalgyan is parang kunwari lang, Panginoon. I pray na makita rin namin ito, Lord. Hindi may iba, nagisimula pa lang. At least ito'y parang guiding light nila, guiding star. Na yes, ito'y sa mga pwede naming
parang flag, Panginoon, or post, or parang ito yung isa sa mga nagsasabi na ito yung tunay na religion talaga. Dahil parang hindi nabasa ang scripture, but I pray na again, kaming hapon, matuloy ito, maitindihan ang bawat isa. Ilang po, Lord, kayo malulati, at pray also sa aming makakainin, Panginoon, mga salang sa naganda patuloy, sa aming kalakasan, at fellowship, Panginoon, at kasiyahan din. Palain niyo po ang aming mga gagawin pa, ngayong araw na to, Lord, and even sa next Saturday, anniversary, pastor dito, Lord, Panginoon, I pray na sa pagbibigay ng lakas, katalinuan, Panginoon, magpupala siya dito, kami rin sa kanya. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.